Mapagpalang araw po sa ating lahat. This is Marcel Anakino. Welcome back to my channel. Ay, ang i-share ko po ngayon ay kung paano natin gagamitin ang mga nakukuha natin sa kalikasan. Kagaya po ng tubig ng ulan, nakukuha po natin sa kalikasan, bato, shells, tsaka buhangin. Yan po, napakaganda po niyan sa bahay. Yung mga shells, yung mga... Yan po ay nag-a-attract ng prosperity, kasaganaan sa ating bahay. Yung mga shells na nakukuha natin sa dagat, sa beach, yung pong mga bato, kung makakapag-uwi po kayo, malapit po kayo sa dagat, pwede po kayong mag-uwi ng mga shells. Pero po kasi kung sa aeroplano, bawal po kasi yung isakay. Kasi po, may multa pag nahuli po kayo. Pero kung meron po kayo sasakyan at malapit naman kayo sa dagat, pwede po kayong mag-uwi. Kung madadaihan nyo na. Kagaya po kagabi, malakas po ang ulan. Kung magsahod lang po tayo ng timba o batya, yung po tubig ng ulan, ipanlinis nyo sa bahay. Yun po, habang ginagawa nyo, halimbawa, kumakay ng isang timba, binuhos nyo sa panlinis sa inyong bahay. Habang binubuhos nyo yun sa umaga. Sa umaga po tayo maglinis ng bahay natin. Sasabihin nyo na ilabas na yung mga kamalasan at pumasok ang kasaganaan sa inyong buhay. Magtagumpay kayo sa inyong negosyo, sa inyong larangan, at alisin na lahat ng kamalasan. Kung kayo bound sa utang, gusto nyo makabayad sa utang, sawa-sawa na kayo magbayad ng 5-6, puro patubo, puro interest. Ayan, ba't hindi natin subukan ang mga ganito na libre lang naman, kagaya ng tubig ng ulan, nakukuha lang natin sa ano. Ayan, pag umulan, kumuha tayo, panlinis natin. At kasi dapat may positibo tayong panin. Habang ginagawa mo, masaya ka, positive ka na. Pasaganain mo naman ang aming buhay, na kami sumagana na, matapos na ang aming mga kahirapan, at bagkus ay lumalong ang kasaganaan sa aming buhay. Malayo kami sa... Ayan, sabihin nyo na yung mga gusto nyo habang nililinis nyo yung mga kasangkapan ng tubig ng ulan. Yan po ay napaka-bisa daw na... Napakabisang panlinis ng bahay, nagtataboy ng mga negative energies. At yung mga seashells, bato, buhangin, kagaya po nito. Ito pong buhangin na to, ito kasi nabili ko lang, kasi bawal nga mag-uwi sa aeroplano. Bumili lang ako, ayan, meron po siyang maliliit na shells, ang cute, sa loob. Ayan. May maliliit siyang shells sa loob. Kasi yung shells ay sinasabing nagtatawag na kasaganaan ng prosperity. Yan. Nung bata ako, tinatapat ko pa ito sa tenga ko kasi parang may hangin. Yan. May maliliit siya na shells. Seashells. Yung iba nilagyan pa ng kulay. Oh. May shell sa loob. Nilagyan ng kulay yung buhangin. Para maganda nga naman, decorative. Kasi may nabibili po talaga na magic sand bottle. Kaya lang ang mahal. Yung iba, $35 pa. Magic sand bottle. Kaya lang yun, may mga iba't ibang nasa loob na nahalo na nasangkap na pampaswerte. Pero ito, okay na po ito kasi yan nag-a-absorb ng mga negative energies. Lalo yung talagang nakuha nyo. Ito kasi, syempre, may kulay na, medyo ano na siya, matagal na siya nasa loob, medyo dry na siya. At saka yung bato, ayan, may mga ano po, design pa yan, mga shells, seashells, ginagawa nilang ganyan. Kasi bukod sa maganda na, ito nga po yung nag-aakit ng swerte. Yung bato. Ito po, ang lamig pa, oh. Ang lamig ng bato. Ayan, kung makakakuha tayo, lagyan lang ng nail polish, dinikit ng glue. Bato. Batong buhay. Maganda din yan sa halaman, eh. Lagyan natin sa halaman. Kung nagpa-propagate ka ng halaman, maganda yung mga bato para yung tubig niya ay malamig. Yan daw po ay nagdadala ng kasaganaan sa ating bahay. Yung mga seashells, bato, buhangin, tubig ulan. Kung marami po kayong makukuha, malapit lang kayo sa dagat, pwede nyo po ilagay yung sa garapon, sa mga jar. Tapos ilagay nyo sa malapit sa main door nyo, sa kaliwat sa kanan. Kung may tindahan kayo, sa harapan ng tindahan nyo, ilagay nyo po, bumili lang kayo ng jar. O mga garapon lang na clear, lagay nyo lang po doon. I-display nyo lang, yan ay naghahatak ng swerte. Kung gusto natin maaho na tayo sa kahirapan at mabago naman ang takbo ng ating buhay, pwede naman po, ang ganda naman yan, lagyan ng display, pwede nyo lagyan ng art. Kayo nang bahala, pwede nyo lagyan ng mga art o yung sa clear na magandang garapon ang lagyan natin. Yan, mga bubisang pantaboy ng mga negative energies. At kung maraming kami makuhang buhangin, pwede naman pong isaboy nyo din sa inyong ano. Halimbawa, sa may tindahan kayo, isaboy nyo sa may buong tindahan nyo, hanggang sa harap ng tindahan nyo, mula sa harap hanggang sa loob, isabi nyo. Tapos after 1 hour,
naka-absorb na siya ng mga negative energies. Habang sinasabi niyo yun, sinabi niyo, alisin niyo lahat ng kamalasan sa inyong bahay, bagkos bumalong ang kasalanan, ang prosperity, ang kalusugan, ang tangayin na niyan lahat ng mga negative energies o kamalasan sa inyong bahay. Habang sinasabi niyo yung buhangin, tapos after an hour, pwede niyo na po yung walisin. Yung pinagwalisan niyo yun, pwede niyo itapon sa running water, sa may ibaon, o pwede ibaon sa lupa. Ibaon niyo na sa lupa o doon sa labasan niyo. Matatangay na yun ng ulan o ng ano. Ilagay nila, tapon nila sa malayo-layo sa inyo. Kasi nag-absorb na yun ng mga negative energies. At parang sinabihan nyo na yun na alisin mo ng lahat ng negative energies sa inyo. Parang tinangay na nun, tinangay na ng buhangin na yun. Habang ini-scatter mo kasi yun, sinasabi mo na tangayin mo na lahat ng negative energies o kamalasan sa aming bahay. Bagkus, padaluyin mo ang kasaganaan, walang humpay na swerte sa aming buhay, ang kalusugan, kaligtasan, ayan. Tangayin mo na at itapon lahat ng kamalasan namin sa buhay. Kaya iyon, ibaon nyo na sa lupa o itapon nyo na sa ilog o sa malayo sa inyo. Yun lamang po guys kung makakakuha po tayo, bakit naman po hindi natin subukan. Ayan po naman, nakikita naman talaga natin sa mga bahay ng mga negosyante, yung mga shelves, ang dami po nilang display. Nakikita nyo po, kung mapapansin nyo, marami silang display ng mga shelves. At saka yung iba nga po, kagaya sa Palawan, yung tinuloy namin resort hotel. Hotel resort ay puro shelves po yung ano nila, yung mga nasa dingding. Lalo po sa CR, punong-puno ng shelves. Kasi nga po ay libre lang naman nilang nakukuha sa Palawan. Pinuno po nila yung banyo nila ng puro shells. At iyon nga po, alam ng mga negosyante na nagdadala ng swerte sa negosyo. At syempre po, samahan po natin ang sipag, ng tiyaga, ng paghahanap buhay. At huwag po tayong makakalimot na manalangin sa itaas na makapangyarihan sa lahat at may gawa ng lahat ng nandito dito sa lupa. Salamat po. Please like and subscribe to my channel, Mario Sai and Akin. Thank you very much.